We are waiting for the caller. We're hoping na meron po tayong mabigay na magandang advice na katututunan. Yeah! Hey! Yeah! Hello po! Hi! This is host Jam! Hi, Miss Jam! Wow! Energy! So, ano bang itatawag namin sa'yo? Carmi na lang po. Carmi, okay. So, Carmi, ano ba ang aming maipaglilingkod sa'yo? Mahihira ko lang mag-invite. Saan ba ako mag-umpisa? Mahabang kwento ba yan? Pero ano tayo? Meron naman tayo hanggang alas 12 ng madaling araw. Ito pa ang team prime. Bali, nagkaroon ako ng boyfriend. Single ako for almost 1 year and 6 months. So, nung nakilala ko itong tao na to, bigyan ko naman ng chance. Oo. Ako yung tipo ng tao na ang hirap kunin yung tiwala. Mayroon kang transition. I have yung feeling na papunta na sa depression. Na-overcome ko yun. Mm-mm-mm. Kasi nung time na namatay yung papa ko, na-aho ko lahat ng responsibility. Mm-hmm. Tapos hindi ko alam kung paano ko kakayanin yung family ko. Doon ko binuhos lahat ng oras ko. Kaya this time, parang binigay ko naman sa sarili ko. Bigla ako na-attach dito sa taong to. Hindi ko alam dahil din ba sa quarantine or ano. Binigay ko na yung chance. After ng quarantine, nakita kami. Dahil nga sa meron akong trust issues, masyado na akong nag-impranem na parang, teka nga, mahal ko na nga itong taong to. Para sa mga sabi niya, wala naman siyang ginagawa, pero ba't ko pinag-iisipan ng masama? Sabi ko, ang hirap pumasok na mayroong pang trust issue na nagiging praning ka. E, give up ko na siya. Sabi ko, teka lang, huwag na natin itong gituloy kasi baka pang quarantine lang ako. Yun yung inisip ko talaga. Tapos, nasaktan ako sa part na yun. Or ko na nga, kasi nasaktan ako hanggang sa nag-message ka sa kapatid ko. In-explain niya sa kapatid ko na, yun nga, mahal naman niya ako, kaya lang ako lang na yung nag-overthink sa mga bagay-bagay. E di, ako nahirap ako baba, message ko siya. Tama ba yung ginawa ko na pinupush ko pa na maging okay pa kami? Pero, hindi buo yung diwala ko sa yung parang ganun na sana, kung minahal ko yung tao, hindi dapat buo yung tiwala ko. Eh, ang nangyayari kasi, pinag-iisipan ko pa rin siya. Pinag-iisipan ko siya, parang unfair naman. Nung kinat ko naman, oh naman yung nahihirapan. Kasi nasasaktan ako. Makita ko lang siyang online. Tapos, wala message sa akin. Ayun, nasasaktan ako sa part na yan. Ayun. Carmi, thank you so much for sharing that story. We know that is something personal. Personal din sa atin. At yung pagsasabi mo na yun, sobrang laking factor na natutuwa kami. Bakit? Kasi ibig sabihin, pinagtitiwalaan mo kami. Sa pagkakataon to, if I may ask, ano ba yung dahilan kung bakit hindi mo siya pinagtitiwalaan? O yung sinabi mo kanina, ganun ka lang ba talaga ngayon? Mahirap kang magtiwala sa mga tao? At meron ba siyang nagawang mali? Wala siyang nagawang mali. Parang siguro lang din, nasa adjustment ako. Kasi syempre, pinprotektahan ko yung puso ko sa mahabang panahon na hindi ako nagpapasok. Tapos, baka mauwi lang din sa field na naman. Ewan ko ba, ba't ako nag-overthink sa mga bagay-bagay? Nararamdaman ko sa kanya na mahal niya ako, pero andun yung takot. Baka mauwi na naman ang ending na naman din ganun. So kumbaga, parang nahihirapan ka magtiwala ngayon dahil meron nang nangyari dati kung saan nasaktan ka. Nahirapan ka at nahirapan ka na mag-move on o makabangon muli sa pagkakataong iyon. Pero sabihin natin na masaktan ka uli dito, but my friend, that is just life. Makakaranas tayo ng sakit, ng hirap. Pero ang mahalaga, nagmamahal tayo. And I can actually state that loving and being loved is actually one of the best feeling we can have in this life. But if you're not gonna try, you will definitely not feel that. Ngayon, siguro, para hindi na lang maulit kung ano man yung nangyari sa dating nangyari na nasaktan ka ng ganun, ang masabi ko lang is do not be overly attached. Na parang pag may nakilala kang lalaki, ang sasabi mo ba, siya na talaga.
he is the one. Kapag ganun kasi yung iniisip natin, alam mo yun, parang kapag ka nangyari na hindi pala siya, eh di madi-disappoint tayo. Masakit siya. Kasi kapag ka nag-overly invest tayo sa bagay, mas masakit kapag ka hindi natuloy yung bagay na yon o hindi natuloy yung relasyon na yon. Pero hindi ko sinasabing huwag mong ibigay ang lahat, ha. In fact, like, it could be a give and take relationship. Meron siyang binigay na ganito? Or why not also give that care to him? Inalagaan ka niya? Bakit hindi mo din siya ipakita na inaalagaan mo siya? Pinagtiwalaan ka niya? Bakit hindi mo ipakita na pinagtitiwalaan mo din siya? Kumbaga, it could be a one by one, step by step process. Kung halimbawa dumating dun sa punto na talagang natanggal yung tiwala mo, tinanggal niya yung tiwala mo, gumawa siya ng mali, at paulit-ulit niyang ginawa, dun ko siguro masasabi na, ay, kailangan mo nang gumising, Ate Girl, di ba? Parang ano ba, hindi tayo bobo na paulit-ulit nating sinasaktan yung sarili natin. We need to give our self-worth, self-respect, di ba? Pero kung halimbawa, wala pa naman tayong nararanasan na ganun, I would say that you have to give that possible love. Sabi nga, there could be two pains in this life. The pain of not being able to try it, na parang sabihin mo na, sayang, sana pala nasubukan ko, sana pala ginawa ko. Paano kaya kung ginawa ko? Alam mo yun? O kaya naman, yung pain from learning something. Kapag nakakaramdam tayo ng sakit, ng hirap, ng pagkadapa, dun tayo mas natututo. Sigurado, lagi tayo makakaranas ng sakit. Kahit nga hindi ka gumalaw, makakaranas ka pa rin ng sakit eh, di ba? Kasi ano lang sabihin ng ibang tao, ano ba yan, matandang dalaga? Ano ba yan, walang nagmamahal? Di ba may masasabi pa rin ng tao? Ano man ang gawin mo? So might as well be happy. Maging masaya ka, gawin mo yung gusto mo. So I'm not telling that this will fail. What I'm telling is that you have the right to be happy. So might as well be happy. May karapatan kang mahalin at may karapatan kang magmahal. So kung nakakita ka ng pag-asa dito, ibigay mo siya, ipagkaloob mo siya sa sarili mo. At kung hindi to mag-work out, definitely may matututunan tayo dito. Pero sana yung matututunan mo dito, hindi yung bagay na naranasan mo na dati. We have to communicate our feelings very well. So that is one thing that we can learn from our past relationship. Kung nangyari yan ngayon, na gano'n na naman yung relationship natin, so it would be the time na i-voice out natin. Kung meron tayo natutunan sa dati nating relationship, patunayan natin na natutunan na natin siya by not doing the same mistakes again. So kung halimbawa, wala ka pa namang nakikita na something bad or something not appropriate sa new possible relationship na to, I guess what I can say is for you to give it a chance. Nung time na nangyari yon, syempre, nasa akin talaga yung problema. Di sabi ko, itigil na lang. Andun ako agad sa point na itigil na natin. So, tapos, nagtatanong pa siya kung bakit, hindi niya alam. Yun talaga, communication talaga. Kulang siguro din ako sa pag-voice out ng nararamdaman ko. Kung hindi ko in-explain sa kanya yung sarili ko para mas maintindihan niya. Basta nandun na agad ako sa itigil na natin to. Nung nabasa ko yung convo nila nung kapatid ko, nandun sa chat niya na hindi ko na alam. Basta ang alam ko lang, kala mahal ko siya. Ang ikli lang yung message niya. Pero ramdam ko. Kung okay lang itanong, bakit mo ba siya mahal? I mean, meron bang mga dahilan kung bakit mo siya nagustuhan? Parang may dahilan. Napakatotoo niya. Kung ano yung gusto niya sabihin siya, sabihin niya sa'yo. Kaya, doon ko siya mas nagustuhan na parang iba siya doon sa mga nauna na nandito sa akin. Ayoko namang mawala itong taong to dahil lang sa sobrang toxic ko. Sabi nga, hindi mo maibibigay sa iba yung bagay na wala ka. So kung hindi mo minamahal yung sarili mo, kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mo at sa pwede mong mahalin, hindi mo din kayang ibigayan kahit sa pamilya mo. Unahin mo muna yung sarili mo, bigyan mo siya ng kasiyahan para yung maibibigay mo na kasiyahan, inspirasyon sa iba, lalo sa pamilya mo, eh sobra-sobra pa. Kasi yun yung nararamdaman mo. I know that you definitely deserve that love and that quality to be loved. So, kung sa tingin mo na siya na talaga yung lalaki para sa'yo, go girl! Diba? Support ka namin dyan! Pipilitin ko na masabaan yung pasensya ko. Napakagaling mo dyan, Carmi. Kung mahalaga, you lived. Nabuhay ka, di ba? At pinili mong mabuhay ng masaya. At ulitin ko, kung hindi nga,
meron ka natutunan, ano yun? Sabi mo nga, natutunan mo na mas maging mahaba yung PC o pasensya. Dahil dyan, meron kang pasensya! Tinapay. Pasensya. Thank you so much, host Dom. Welcome. Sa ano yung pakiramdam mo ngayon, mas lumuwag. Ito ang previous day. Ang bigat-bigat. Naman lang ako mapagsabihan kasi una malayo naman ako sa family dito. Dito ako na inabot ng lockdown. Ayan din yung dahilan kung bakit namin ginawa yung programang ito. Dahil nakakagaan sa damdamin, sa emosyon natin, pag nalalabas natin kung ano yung tinatago natin na mabigat sa pakiramdam. Magandang healing way to cure our heartbreak kapag ka nailalabas natin yun. Hindi lang sa kung sino-sinong tao, kundi sa mga tao na pwede nating pagtiwalaan. And Host Jam Team is here for you! Thank you so much! Oh,